Musta mga mamanser at muli ay gagawa naman po tayo ng panibagong vlogs ano? At happy Sunday po sa ating lahat at ingat po tayo kung saan man po tayo naroon at dito po sa isang video ni Sir Tommy Abili ay magbigay po tayo ng ating opinion at komento okay? At siyempre ay suportahan po natin palagi si Sir Tommy Abili sa kanyang laban para makamit po ang justisya sa mga tao na mga inaapi. So ayan at hindi na po natin to patagalin pa. Panoorin natin ang video na Sir Tommy Abili para malaman po natin ang kanyang topic sa ngayon. Atin pong topic ngayon ay bibigyan na natin ng pansin. Ito pong nangyayari sa amin sa Palawan. Dito po napakarami po. Sa dami-dami naming mga himpilan dito. Ilan po kami? 20 ata kami higit. Na mga himpilan, kasama mga broadcast, kasama yung mga kasama yung mga print media, mga kabigwas. Hindi ko naman sa sinasabi na sila ay na nababayaran o nakukontrol. Bagamat alam ko umiiral sa kanila yung takot. Tama po yan. Dahil nga sa ma-influensyang tao ang kanilang mababangga. Bagamat hindi rin natin na masisisi na mayroong talagang bayaran. Yun. Mayroong nagpapaalipin sa mga ma-impluensyang tao. So, totally, ano, mga kaibigan, no? Hindi po talaga mawala itong mga ganong klase po na nasa ating social media at sa ating mga mainstream media na talagang may mga tao na nagpapagamit talaga, no? At kaya dahil dyan ay marami din po ang mga naging nasisira ang buhay dahil sa mga kagawan po ng mga tao na ang hangad po nila ay pansarili lamang. No? So hindi katulad kay Sir Tommy Abili na pinaglaban po niya ang mga karapatan po ng ating mga kababayan na mga inaapi po ng mga ma-impluensyang tao. So dapat po ay ang suporta natin kay Sir Tommy Abili ay full support po tayo para makamtan po ang mga hustisya sa ating mga kababayan dyan sa Palawan na inaapi ng mga ma-impluensyang tao. Sa totoo lang, prangkahan, sa lahat ng politiko dito, hindi ko naman close yan. Sa totoo lang, wala nga kaming communication ngayon yan eh. Yung hagidor na yan. Sa totoo lang, sa lahat ng mga politiko rito, iyan lang ang aking pinagkakatiwalaan sa congressman, sa kongreso. Ngayon, sa totoo lang, pinagkakatiwalaan ko yan. At yung ang pangalawa naman, sa pagkakaalkalde, talaga tiwala ako, bilip ako sa prinsipyo, itong si Maristila. Nasaksihan ko kung paano siya maninindigan. Bilip ako sa kanya. Mulat ang kanyang kaisipan. Hanga ako sa kanya. Nandoon, nakakasaksi ako kung paano ito alukin. Pero, believe ako sa iyo, sir. Kaya, dalawang tao lang yan. Ang hinangaan ko dito. Sa mga politiko. Maliban doon sa mga counselor, dahil marami namang matitino na counselor eh. Pero sa mga leader, talagang umano ako. Pero maliban lahat na yan, ewan ko lang. Kasi, mayroong mga mai-impluensyang mga politiko na binabangga niya kapwa niya politiko, natatakot sa kanya. Tama yan. Kasi maraming pera eh. Ang nagpapagalaw pera. Pero alam ko, malilibre din siya. Kapag dumating na ang punto na kukunin na ng itaas yan, hindi na niya kailangan ang pamasahi doon. Kusa siyang pupunta doon. Ma-impluensya eh. Gamit ang pera. Kaya yung mga supporter ngayon, kahit mga taga Palawan, takot na lumantad. Kahit nargabyado na sila, hindi na sila kikibo. Kaya ang nangyayari, kapwa mahihirap. Kapwa, mga ordinaryong mamamayan nagsusunggaban. Kasi hindi nila kayang banggain yung tinatawag na ma-impluensyang tao rito. Kaya hinihimo ko kayo, magkaisa, magkaroon na ng paninindigan. Tama. Sa totoo lang, ang mga paninindigan, prinsipyo at paninindigan, doon sa mga makakaliwang grupo. Kaso lang kalaban kasi ng gobyerno yan. Oo. Kaya hindi siya pwede. Hindi talaga.
Kaya ako nagpasalamat ako, napunta ako sa kaliwang grupo dati. Pasalamat ako, namulat ako eh. Alam kong ipaglalaban ang aking karapatan at mayroong paninindigan. Pero mayroon ding pumasok sa mga kaliwang grupo. Mayroon din, pero ibinibinta at nilalamo na ng maling sistema. Nakakahiya yun. Nagpapaalipin sa mga matataasal na opisyal sa lipunan. Dapat, kapag tayo nasa gobyerno, mayroon tayong paninindigan. Hindi natin dapat lahat ibuhos. Tulad ng mga sinasabi nila na baka daw ipapatay kami kasi maraming goons yan. Paalaala ko rin sa mga goons. Tandaan ninyo, hindi habang buhay na kayo ay aalagaan ng taong inyong pinagsisilbihan. Yun, tama po yan. Ano? Marami po tayong nabalitaan na mga ganun ng mga klaseng tao, na mga bayaran at may gusto pong ipalikida itong ating mga nasa posisyon o yung mga impluensyang tao. Pero kalaunan din po ay kayo din po ang ipapalikida nila dahil ayaw po nila na mabunyag yung pong kanilang mga ginagawa. No? So, ingat-ingat din po tayo sa ating mga sinasamahan na mga maimpluensyang tao dahil ay ang kanila po talagang didipinsan yan, ang kanilang pangalan na hindi masira. So, tama po dito sa Sir Tommy Abili, hindi po yan pang habang buhay. Darating din ang araw na kayo din isasakripisyon yan. Tingnan ninyo ang nangyari kay ano, yung suspect sa pagpatay kay sa ating kasama na si Percy Lapid. Isang middleman na nasa loob ng kulungan. Nabisto na siya po ang utak sa pagpapatay sa isang broadcaster katulad kong komentarista. Ano nangyari? Patay na rin. Pinatay sa loob ng kulungan. Kaya kayo, kung gagamitin lang kayo, sa totoo lang, mag-isip-isip kayo. Masarap pumatay siguro ng tao kung makasalanan, may dugong inutang, maraming inargabyadong mamamayan. Pero kung papatay lang kayo dahil sa binabayaran kayo, alipin kayo, pinangakuhan kayo, ang papatay ninyo ay walang kasalanan dahil utos lamang, mag-isip-isip kayo. Napakasarap pakinggan kung ikaw mismo ang inutusan nang ma-impluwensyang taong yan. Kung ikaw mismo ang naka-assign para likidahin ang isang taong walang kasalanan, mas masarap pakinggan kung ang nag-utos sa'yo, siya ang iyong pinatay. Tama. Tulad po dito, sa Palawan, pinatay po yung attorney, yung abogadong may paninindigan. Talagang makamasa yun, si Attorney Magkamit. Pero pool guy ang ginamit. Walang pagkakaiba dito sa kay ano, kay Jubilin. Ginamit pool guy si Liubert. Si Liubert na walang kaalam-alam. Isang ordinaryong mamamayan. Ordinaryong mamamayan. So ano, kasangga mga kaibigan, ito palang modus ng mga mag-influensyang tao dyan pagka may mga ginawa po sila na mga kababalaghan, kawawa po yung pong kanilang mapag-isipan na gawin pong pool guy, no? Katulad nga dito kay Liubert, no? Na sa atin pong pananaw ay ginagamit lamang itong si Liubert dahil ay ang mga pangyayari kung atin po talagang isipin ay hindi po kaya na gawin po ng isang katulad ni Liubert, na kung atin pong tingnan ay inosente-inosente po si Liubert dahil ay kung si Liubert po ay isa pong kriminal at baguhan pong gumagawa ng mga krimen, kung atin pong tingnan pag i-interviewin po siya ni Sir Tommy Abili, diretso po siya, no, na magsalita. Pero kung bago pa lang gumagawa ng krimen ay takot po 'yan at kabado po 'yan magsalita, no? So makikita talaga natin na itong si Liubert ay ginagamit lamang, no?
So sana po ay atin pong malalaman, no, kung ano ba ang nangyayari, kung bakit ay nasangkot itong pangalan nitong si Leobert de Smarinas. Dahil kawawa naman din po si Leobert, no, na pinagbintangan, pinagdiinan po sa kaso na hindi po niya ginawa, no. So sana po ay lalabas po ang totoo at managot po yung pong mga gumagawa po sa pagkawala ni Jabilin Galeno. Ginamit yun. Doon kay Attorney Magkamit ang ginamit, isang pulis na kadikit o kaibigan o kabrader nung mismong kalaban sa kaso. Pero nakakatiyak ba kayo na ang kriminal na pumatay kay Attorney Magkamit ay yung pulis, yung suspect na tinuro nila? O baka naman dahil galit sila doon, hindi nila mapapasunod sa mga maling gawain, kaya siya ang pinagbibintangan. Napapanood na po ninyo nung nakaraan kung paano patayin si Attorney Magkamit. Patungo siya ng Quezon para may dadaluhang kaso. Pero habang nagbebiyahe siya, nakita ninyo, tingnan ninyo kung paano po ito binaril. Yan po mga kabigwas. Yan o. Yung pagbabayan, daskam po yan. Ang naglabas ng daskam na yan, ang kabilang himpilan. Na dapat, yan o, may bando nakatambay o, na dapat ay ang investigador ng pulis ang maglabas nito. Napansin niya na binaril siya. Yan o, na mayroong tama ng baril. Bumaba itong si Attorney Magkamit. Makikita naman ninyo sa inyong mga screen. Nan, bumaba siya, tiningnan niya kasi may tumama. Akala niya bato. Hindi niya alam na mayroong lumabas kaagad na nakamotor. At yan, oh, binaril siya. Ngayon, ayan, ayan o, oh, ayan o. Oh, nahirapan pa siyang sumakay doon sa motor. Ayan, kita nyo? Oh, may nakamotor kaagad. Biglang sumulpot. Ulitin natin, masa impwisa, wala po tayong nakikitang motor. Tingnan mo ha. Umpisahan natin ha. Atin pong bigyan ng ano yan. Yan o. Malinaw ang kalsada, wala kang makitang motor. Wala po ha. Nandaan ninyo yan. Hanggang umabot na pakalayo na, walang motor. O, wala kang makikitang single motor. Pagdating dyan, yung van na yan, yan o. O yan. Yung van na yan, dininakita natin. Pagkalagpas doon sa van, mayroong pumutok. O baka na sa loob ng van ang bumaril noon. Kaya huminto si Attorney Magkamit dahil na may nakita siyang tumama. Akala niya nga bato. Kaya bumaba ito. Pagkababa, yan o, tiningnan niya, may sumulpot kagad na bumaril. Pang! Pang! Dalawa. Lo, tapos, tinatlo pata o. Tapos pumunta kagad, lumusot yung motor. Yan o. Sumakay siya kagad. Yun, nahirapan tumingkayan pa. Paalis dyan. Okay, yan. Napakalinaw po yan, mga kabigwas. So, ganito po ang pangyayari. Ano? Makikita po natin na matagal na po ito nilang plano at minamanmana na po nila itong isang attorney na ito at para malaman po nila kung saan po nila ito babanatan. No? So, talagang ang mga gumagawa po dito sa mga ganito pong krimen ay sanay na po sila na kung ikaw ay hindi makiisa o makisama sa kanilang mga ginagawa na mga kasamaan, eh talagang ililikida kanila. No? So katulad na lang po sa nangyari kay Jabilin Galeno na siguro ay matagal ng gusto ng isang tao, pero itong si Jabilin Galeno eh ayaw makisama or matagal ng kasintahan din ni Jabilin Galeno na nais na isama na sa isang bahay itong si Jabilin Galeno at para palabasin na nawala at namatay, eh gumawa po sila ng isang eksena na para po ay mapag-usapan ng karamihan ay nagtanim po sila ng kalansay at
para may maituro na gumawa ng krimen ay si Liubert ang kanilang ginagamit. So, di ba? So, talagang mautak itong mga sindikato na ito, no? Sa kanilang mga ginagawa. At sana po dito sa mga ginagawa ni Sir Tommy Abili ay malaman na at mahinto na itong mga ginagawa po nila dyan sa Palawan, dahil ay marami na po ang natatakot na pumunta dyan sa Palawan dahil nga sa mga nangyayari na wala pong nalulutas pa. No? Katulad na lang po nun sa isang Marjorie Factor na naging kalansay din. No? At wala pong balita kung itong kaso na yon ay nasolba ang kaso na yon, di ba? At ito naman kay Jubilin, at ito pa kay isang attorney na pinatay na wala pong insaktong detalye. At nagtuturo na lamang kung sino po ang maging suspect. So talagang gawain na po nila yan diyan sa Palawan, no? Kaya ingat-ingat po tayo mga Palawinyo. At dapat po sugpuin na ninyo yan magkaisa po. At para mawala na po itong mga ginagawa po nilang mga kababalaghan. Ibalik sa akin ang kamera. Yang nangyayari na yan nang ang naglabas po niyan ay ang kabilang himpilan, hindi po ang pulis. Sa makatuwid, itong kabilang himpilan ay kasabwat. Bakit pinanghintulutan ng pulis na ang kabilang himpilan ang maglabas nito? Di ba dapat investigador? Anong ginawa nila sa investigador? Wala. Narilib ba? Wala. Bagkos ang kanilang hinuli ay si Sarhinto, ano pero yung apelido nun? Isang pulis. Si anong apelido ni ano? Ni Pariha. Ngayon, itong si Pariha, nung nangyari ang barilan dyan sa Nara, sinabi nilang si Pariha ang suspect. Magmula po dyan sa Antipuluhan, papuntang Quezon, baka isang oras pa po yan makarating doon ang motor. Kahit anong tulin, kung anong tulin man siguro makuha, 35 minutes. Pero nung nangyari dyan, ng barilan na yan, mayroong CCTV na nakunan si Pariha na dumaan doon mismo sa DENR Quezon, Palawan. 15 minutes mula nang mangyari dyan, 15 minutes dumaan itong si Pariha dahil papunta sa munisipyo. Nakita doon, galing sa kanilang bahay, nakuna ng CCTV mula doon sa DENR office. Ngayon, ang pinagbibintangan nila dito, si Pariha. Ang ibig sabihin nito pala, pinagbibintangan nila si Pariha na 15 minutes lang nangyari mula ng may binaril. Kahit nga siguro anong tulin ng takbo mo, hindi ka makarating doon. Maliban lang kung aswang ka. Ha? Lilipad ka doon. Makarating ka kagad ng Quezon. Pero kung sasabihin mo na 15 minutes magmula sa Antipuluan papuntang Quezon, Palawan, kahit anong tulin mo, hindi ka aabot doon ng 15 minutes. Makikipagpustahan ba ako? Ngayon, ang tinuro nilang suspect, ito ngayong si Pariha. Dahil hindi nila ito makukontrol. Sino po ang hippie dyan? Si Remo. Sino si Remo? Alaga ng politiko. Nang nag-a-apply pa ng promotion. Ay, harang ha, harang. Harang tayo dyan, hindi walang pwede. Walang iya talaga. Yan po mga kabigwas. Alam mo ba, nagsakripisyo hanggang ngayon. Dahil alam nila na mananalo itong si Pariha. Dahil napakatangkad ni Pariha, hindi po tumitingkayad yun pagdating sa motor. Eh alam nila na maipapanalo yan ni Attorney Regidor Tulali. Kasi kita mo naman, tumingkayad pa ang sumakay si Pariha. Kahit na taasan mo pa yung motor mo, hindi na six-footer yun eh. Hindi nun. Eh paano yun titingkayad? Ngayon alam nilang may papanalo yan ng abogado ni Pariha, na abogado din ni Liubert Dasmariñas ngayon, si Attorney Regidor Tulali.
Alam nilang may papanalo, kinargahan ang kinargahan nila ng kaso ngayon. May administrative, kung ano-ano ang kinakaso nila ngayon. Kawawa ang tao. Bakit? Dahil hindi nila ito kakampi. Ganon ang maling sistema dito sa Palawan. Ngayon, magagalit kayo sa akin dahil nilalabas ko. Sana mamuhay kayo ng matino para hindi kayo punain. Tama. Kung ayaw niyong mapuna, huwag kayong gumawa ng kabulastugan. Nakakulong si Sarhinto Pariha hanggang ngayon. Eh dahil alam nilang mananalo yan doon sa krimi na ginawa nila, ay ang ginagawa nila administrative na naman. Kaya nagsasuffer ng husto ang pamilya ni Pariha. Atin pong pakinggan ang hinanakit ng asawa ni Magkamit dahil hirap na hirap sila ngayon dahil sa kagagawan ng impaktong politikong ito ang utak ng mga krimen dito. Eto po, mga kabigwas. Yan. Ate Mia, medyo masakit itong nararamdaman mo. Kanina nakikita ko naluluha ka. Gaano kasakit itong mga ginagawang ika nga ipangharas o pangapi sa iyong sambahayan? Nanguna po, sir. Masakit lang po talaga kasi mabuting tao po kami. Hindi po namin magawa yung mga ganyang bagay. Ang alawa, hinuskaan na nila agad yung asawa ko. At kinalat pa sa media. Masakit po bilang asawa. Makita yung asawa mo pinagpipiestahan. May mga comment na sana patayin na rin yan. Diyos ko po, maawa naman kayo. Mahira, kawawa naman po yung mga anak namin. Kung mag-suffer yung asawa ko sa krimen na hindi naman talaga kaya niyang gawin. Yan, mga kabigwas. Nakita na ninyo, malaki ang pagkakapariho sa ginawa nila kay Liubert Dasmariñas. Ikinapit ang kaso na hindi rin alam ni Liubert Dasmariñas. Na imposible dahil kagagawan ng mga pisting mga pulis na nagpapahalipin sa mga politikong ito. Kailan pa kayo maubos? Pagdudusahan din ninyo yan. Ginagawa ninyo. So ayan ano, mga kasangga, no? Tama po ito. Mga sinasabi po ni Sir Tommy Abili, no? At kawawa nga yung pong asawa, no? Sa tingin ko po ay asawa ata yun ng police, no? Na pinagbintangan, no? At talagang humihingi po siya ng justisya sa nangyayari po sa kanyang asawa, no? Doon kasi sa video nating napanood, no? Na yung pong isang kung balikan po natin yung video, no, at panoodin natin ng mabuti, no, napansin ko po mga kaibigan, yun pong bumaril doon po sa isang attorney at nung sumakay na po siya sa isang motor, no, ay nahihirapan po siya na umakyat, no. At kung six-footer po ang police na pinagbintangan, hindi po siya ganun mahirapan. Pero yung kanina sa napanood natin ay nahihirapan po siya, no? So, doon pa lang ay mapatunayan na hindi po siya yon. So, kaya nga ay sabi ni Sir Tommy Abili na marami po ang kinaso ngayon sa nasabi pong police na pinagbintangan. So kawawa po ang pamilya po nung police na nagtrabaho po siya ng maayos, no? At sinunod lang po niya ang kanyang tungkulin, tinupad po niya kung ano man po ang kanyang sinumpaan. At sa ngayon ay idiniin po siya. So magkapareha sila ni Liubert Dasmariñas na inusinti at pinagbintangan lamang, no? So dapat na po sana ay mahinto na po itong mga ginagawa ng mga ma-impluensyang tao dyan sa Palawan, no? Dahil ay marami na po ang pamilya na naging biktima sa kanilang mga ginagawa na mga hindi maganda. So sana po ay patuloy po natin ang pagsuporta kay Sir Tommy Abili sa kanyang mga laban patungkol na po dito sa pag patupad
patungkol po sa kanyang laban na malaman ang mga katotohanan sa mga nangyayari dyan sa Palawan. So, hanggang dito lang po muna tayo mga kasangga, at maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta, at God bless all of us. See you sa next video.